So ngayon nga po guys, pag-usapan natin itong kawalan po ng GMRC, Good Manners and Right Conduct, ng ating Vice President and Deputy Secretary na si Sara Duterte. Hindi na nga po guys sumunod sa protocol ng bastos pa. So ngayon nga po guys, alam nyo naman po no, na ang ating presidente ay nandoon na po kahapon pa sa Washington DC para umattend ng trilateral meeting with US, Japan, and also our country which is yung Pilipinas, Philippines. So bago po umalis ng bansa, itong si President Marcos, meron po siyang tinatawag na pre-departure speech. So ngayon, present po guys, itong si DepEd Secretary and also Vice President of the Philippines na si Sara Duterte. Present po siya guys, pero ito yung kanyang ginawa. Panoodin nyo to ha, panoodin nyo. Wait lang. Yan, nakikita nyo si Sara, di ba? Umalis agad. Kita nyo? Yan, umalis agad. Diba? So ano yung nakita nyo guys? Pambabastos po yun. Paano ko nasabi? Kasi po, dapat po sa isang room, syempre, di ba ang ating presidente nakikipag-usap pa sa iilang mga secretaries bago siya umalis ng ating bansa. So nakikipag-usap pa po ang ating Pangulo. Ang problema po dito guys, naunang umalis na itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, which is yung protocol po guys, mauunang umalis sa isang room ang presidente at susundan siya ng ilang mga gabinete. Ang problema dito guys, mataas kasi ang iniinday. Hindi ko alam kung nagseselos ba siya kasi dati solo niya, 'di ba, yung pagiging caretaker ng bansa. Tapos ngayon naging tatlo na sila. Anyway, bago tayo mag-jump sa topic na 'yan. Ito guys, no. Linilawin ko lang sa inyo. Kapag po mayroong inauguration, departure speech, mga ganyan-ganyan. Kapag present po ang Senate President, present po guys yung Vice President, or kahit na sino pang government official, kapag nandyan po kayo guys sa loob ng isang room, lalo pat nag-i-speech ang ating Pangulo, ang mauuna pong lumabas yung Presidente. And susundan na lamang po siya ng ibang mga gabinete. Ang problema po guys, bastos eh, wala. Diba? Sino comment ng bastos? So nauna pa siyang umalis kaysa sa ating presidente. So ngayon, ano yung basa ko dito, mga minamahal? Basically, para sa akin, it's either nagtatampo siya guys dito sa ating Pangulo or talagang may galit din. Kasi una, di ba, gustong pagpaliwanagin ni President Marcos bago po umalis ang ating presidente, ha, nung tinanong siya sa ambush interview. Bago umalis ang ating presidente, tinanong po ng mga reporters kung ano yung thought ni PBBM dito sa gentleman's agreement. Ano yung sabi ni PBBM? Pinapagpaliwanag niya ang kampo nila Duterte. Whether yung nangyaring agreement ba is personal, 'di ba? Hindi kasi malaman ng ating presidente guys kung yung agreement na ginawa ng mga Duterte kung personal ba 'yan or official. Gusto niyang magkaroon ng kalinawan kasi wala po guys sa record nila yung sinasabing gentleman's agreement na 'yan. So pag gentleman's agreement, on the record po 'yan. Ang problema, wala po sa record. So that tinatawag ito ni PBBM na secret agreement. So I think one of the reason kaya ganito na yung pag-ugali ni Sara nang babastos na siya is medyo nagiging conservative na kasi ang ating Pangulo sa mga ginagawa nilang kalokohan. So pangalawang thought po dito, siguro, baka maybe, ito yung dahilan kung bakit ganyan na yung inaasta niyang ugali. Kasi di ba before, itong si Sara Duterte kapag umaalis po ang ating presidente, may tiwala ang ating Pangulo. Trusted person niya itong si Inday. Solo niya ang pagiging caretaker ng bansa. Kumbaga, ala presidente siya habang wala po ang ating presidente sa bansang Pilipinas. Now,
Ang ginawa po guys ni PBBM, nilagay niya as assistant itong si Bersamin at itong si Estrella. Itong si Conrado Estrella. So, hindi na po siya guys solo na caretaker ng bansa, kundi tatlo na sila. So, ano yung basa dito? Wala na pong tiwala ang ating Pangulo, ang ating Presidente dito kay Sara Duterte. Kasi guys, isipin nyo na ha. Isipin nyo ha, kung laliman nyo mag-isip. Kung pinagkakatiwalaan pa ng ating Pangulo, itong si Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo ba, i-a-appoint niya pa, gagawin niya pang assistant, itong si Bersamin at itong si Estrella? Diba hindi? Kasi in the first place nga naman, di ba? Pag umaalis noon si PBBM, laging caretaker ng bansa itong si Sara. Pero ngayon, this time, kasama na po si Bersamin at kasama na si Conrado. So what is the meaning of that? Nawawala na po ng tiwala si PBBM kay Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Bakit nawawala ng tiwala, mga minamahal? Kung matatandaan nyo, noong March 11, nakaraang buwan, nasa Czech Republic at nasa Germany itong si President Marcos for meetings. Alam nyo na yung pinupunta ng ating Pangulo dyan. Diba? For meetings, syempre, to boost our economies and etc. Diba? Ang problema guys, caretaker itong si Sara Duterte noong March 11. And that is the last day of prayer rally dito sa prayer rally kay Kibuloy, sa Liwasang Bonifacio. Hindi pala. Tama ba ako? Liwasang Bonifacio, Freedom Park, Freedom Wall, basta sa Liwasang Bonifacio yun, I think. So ngayon guys, imbes na mag-start itong si Sara Duterte na pahupain ang mga nag-iinit na damdamin ng mga mamamayang Pilipino, nanguna pa sa rally, umattend at sinuportahan ang Marcos resign, which is nakakawalang respeto po yun guys. Nakakainis sa ano ng presidente. Mantakin mo, caretaker ka ng bansa na dapat sana ikaw yung nangunguna sa pag-aayos, ikaw ang nangunguna para dito sa katahimikan, ikaw yung nangunguna sana para sa kapayapaan, and yet, yung ginawa mo is talagang kasuklam-suklam dahil ikaw po ang pasimuno, di ba? Parang sinigundan manuhan mo na or parang okay lang sa'yo na mag-prayer rally sila na pabagsakin itong ating gobyerno. Isipin nyo guys ha, umaten si Sara. Diba kung matatandaan nyo, huling prayer rally ni Kibuloy last month, umaten itong si Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte sa naturang event. Which is, nung time na yun, caretaker siya for 3 days. So ngayon nga po guys, nag-appoint nga. Hindi naman nag-appoint, nilagay niya itong si Bersamin, nilagay niya itong si Conrado para maging assistant ni Sara Duterte. Para may mata guys ang ating presidente sa ginagawa ng vice presidente. So ngayon, ano yung ano dito? Ano yung mapapasok sa isip ng mga mamamayang Pilipino? Basically, makapal na yung mukha ni Sara Duterte. Kumbaga, oy Sara, nag-appoint na, naglagay na ng dalawang assistant mo, minamanmanan ka na. Basically, wala lang tiwala sa iyong Pangulo kasi dinagdagan ka na, hindi ka na solo. Yan po guys ang nagiging mukha. Actually, mapapansin naman yan ni Sara Duterte. Alam nyo naman na kahit pinagre-resign na siya as a Vice President and Deputy Secretary ng Bansang Pilipinas, ayaw niyang mag-resign. Wala talaga tayong magagawa kapag yan na lang yung source of sabi na lang natin, di umano allegedly income ng taong yan. Kasi wala nang confidential funds eh. Diba? Malaki yung budget sa DepEd, so talagang hindi yan may iiwanan. So ngayon nga po guys, yan po ang nangyari sa pre-departure speech ni President Marcos na nang bastos, hindi sumunod sa protocol, at walang modo. Itong si Vice President and as well as Deputy Secretary ng Bansang Pilipinas. Gets nyo? Anyway, yun lamang ho guys. At that's me again. Good morning nga pala sa inyong lahat.